Friends, welcome sa Boyfriends TV. Video na to, magluto tayo ng ginataang langka. At ito yung mga sangkap natin. Gata na unang katas. At gagamit rin tayo ng pangalawang katas. At meron naman tayong tanglad at saka loya. At siyempre yung langka natin. Ito, sinaing na natin yung langka, mga prince. Buksan na natin yung apoy. At pagkatapos nating mabuksan yung apoy, ilunod na natin yung pangalawang katas na gata. Sinadya natin na ito yung gagamitin natin at hindi yung tubig. Kasi nagbibigay din ito ng tamang sarap. Ito yung gagawin nating pampalambot ng langka, kasi yung lasa ng gata, yun ay magiging lasa ng langka natin pag ito ay malambot na. So, takpan na natin, mga friends. Maghihintay tayo hanggang kumukulo yung gata natin. Maghihintay tayo ng mga 3 minutes. Buksan na natin, mga friends. Kumukulo na, mga friends. Kumukulo na yung gata natin. Oh, tingnan nyo. Ang susunod nating gawin, mga friends, ihinaan natin yung apoy para madalas lumalambot yung langka natin. At pagkatapos, takpan na naman natin. At pakukuluan natin ng mga 10 minutes. At i-adjust natin yung apoy. Hinaan natin yung apoy into medium. Katapos ng 10 minutes, buksan na naman natin para isiksik natin yung langka. Aayusin natin, ilulubog natin yung langka sa kumukulong gata. Pagkatapos, takpan na naman natin ulit at pakukuluan na naman natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, lagyan na natin ng asin. Siguraduhin natin na yung asin na nilalagay natin ay maikalat natin sa niluluto nating langka. Takpan na naman natin at pakukuluan na naman natin ng mga 3 minutes. At pagkatapos ng 3 minutes, buksan na naman natin. O ito, napakalambot na. Ang susunod nating gawin ay putol-putulin natin. Sinasadya natin na malaki yung pagkakahiwa natin. Kasi pag malambot na siya ay putol-putulin natin. At ito ay nagbibigay ng dagdag sarap sa niluluto natin. Iba yung lasa pag pinutol mo ng maliit na piraso kaysa ganito na paraan. At ngayon, ilulunod na natin yung tanglad at saka loya. Siyempre, isisik din natin yung tanglad at saka yung loya. At pagkatapos, takpan na naman natin at palalakasin na naman natin yung apoy. At maghihintay lang tayo ng mga 3 minutes. After 3 minutes, buksan na naman natin, lagyan na natin ng bitsin. At pagkatapos malagay yung bitsin, takpan na naman natin ulit at palakasin natin yung apoy. At pakuluan natin ng mga 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, buksan na naman natin para ilagay natin yung gata. Ang unang katas na gata. Ito, ang bango-bango na. Amoy pa lang, ulam na talaga. Katapos nang ilagay natin yung gata, hindi na natin takpan. Iinitin lang natin yung gata na nilalagay natin. Pagkatapos, pag mainit na siya, patayin na natin yung apoy. At pagkatapos nating patayin yung apoy, hahaluin natin, dandahanin lang natin. O, tingnan nyo, napakasarap. Napakasarap na ginataang langka at napakabango pa. Kahit
konti lang yung sangkap natin ay napakabango. At dahil iba ang pamamaraan natin sa pagluto ng ginatang langka ay napakasarap. O, tingnan nyo, napakaganda. Dahil yung una, malaki yung pagkakahiwa natin. At nang malambot na, saka na natin pinuputol-putol. Ngayon, tikman na natin mga friends ang napakasarap at napakabango na ginatang langka. Wow, ang sarap, napakasarap mga friends. Tara na mga friends, kain po tayo. Ugh.